Mark Pingris, ikaw ang gusto kong kalaban. At seryoso ako dyan. 1v1 basketball, walang pustahan. Dangal sa dangal. Sportsmanship lang. Si Utol, hindi masyado magaling yan. Hindi. Kung magaling yan si Utol, nasa NBA yan. Abulin ko yan si Mavs. Pag drumive yan, titirahin ko yan ng pailalim. Ito na ang pinakainaantay na sagot ni Rendon Labrador. Ang gusto niya talagang makalaban ay si Mark Pingris. Dangal sa dangal, walang pustahan at Jormiel, tuluyan ng bumaliktad na damay pa si Coach Mavs. Ayun na, sa wakas mga Lods, sumagot na si Rendon Labrador sa hamon sa kanya ng PBA Moto Club na labanan itong si Jerwin Gaco, kung saan may pustangan na 10 million pesos. Mahaba ang sagot ni Rendon mga idol, talagang dinisek niya isa-isa ang mga sinasabi nito ni Rico Marhopper. Sabi ni Rendon, hindi daw siya ganong kababang tao para lumaban sa pustahan. Ang kanya lang daw mga idol ay hindi siya takot humarap sa mga challenges at hindi siya naduduwag. Bawal din daw kasi ang pustahan lalo na dito sa Pilipinas. Sabi din ni Rendon, si Mark Pingris talaga ang gusto niya makaharap. Walang pustahan at bakit daw ang ipanglalaban sa kanya ay bangko, hindi agile na si Gaco. Para sa full video ng pahayag ni Rendon Labrador mga idol, bisitahin nyo na lang ang kanyang YouTube channel at dun hinimahima niya talaga ang kanyang mga punto sa issue na ito. Sinabi ko din doon na tumigil ka dahil wala kang chance kay Pingris. Comment ko din yan. Yun! Amo? Maganda yung delivery niya eh. Pero minamaliit ako eh. Usapang basketball lang to ha, Rico. Amo, makalmado yung delivery mo, pero minamaliit mo ako. Amo? Bilog ang bola eh. Bilog ang bola. Hindi mo alam ang pwedeng mangyari. Diba? Eh kung ma-shoot ako ng sunod-sunod na 3 points. Oh, anong gagawin mo ngayon? Laban sa'yo, pag 2-on-2, role player din. Hindi JJ Helterbrand. Kasi yung kapatid mo, JJ Helterbrand. Ilabas nyo si ano, ilabas nyo si Mark Pingris, gusto ko 1-on-1. Kung ganyan lang ang gusto mo, bakit pa kita lalabanan? Gusto ko nga walang TF eh. Sinabi ko na yung proceeds mapupunta sa charity eh. Bakit kayo nag-ipagpustahan sa akin? Hindi ako ganyan kababa. Ang gusto ko lang patunayan eh, hindi ako uurong sa mga challenges na hindi ako naduduwag. Pagpustahan, out ako dyan. Hindi na magandang image yan para sa mga kabataan. Disclaimer, hindi po ako galit. At game pa rin ako. Pero ang gusto ko labanan si Mark Pingris. Ayoko labanan kung sino-sino lang dyan. Hindi ako ganun kababa para pumatol sa kahit sino. Mark Pingris, ikaw ang gusto kong kalaban. At seryoso ako dyan. 1v1 basketball, walang pustahan. Dangal sa dangal. Sportsmanship lang. Naloko na mga Lods. Kapatid ni Rendon na si Haring Bangis Jormiel, nilaglag na talaga ang kanyang utol na si Rendon Labrador. Dito na ata papasok mga Lods ang katagang Iwan Pati Pamilya. Alam niya daw ang laruan ng kanyang utol at talagang hindi daw mananalo itong si Rendon kina Mark Pingris. Isagad pa daw ang pusta at gawin ng 15 million sa kanya daw ang 5 million mga Lods. Masyado na daw kasi mayabang ang kanyang utol na si Rendon. Kung talagang magaling daw kasi itong si Rendon, ay dapat na sa NBA na ito. May siniwalat din itong si Jormiel na ang puso niya daw talaga ay sa PBA Moto Club at kay Coach Mavs pala talaga siya galit. Hahabulin daw niya ito kapag nagkatapat sila at titirahin pa daw niya ito ng pailalim mga idol. Kung may iboboycott kayo, si Rendon Labrador na lang iboycott nyo kasi minsan nayayabangan na rin talaga ako doon. Medyo yung mga sinabi niya kasi nitong mga nakaraan, parang medyo ano na yun eh, mayabang na masyado eh. Doon tayo sa Sherwin, di ba? Eh malalakas yan, PBA yan. Kahit nasabihin mo matatanda na yan eh, PBA yan. Hindi mo pwedeng biruin ang mga PBA players, di ba? Legend na yung mga yan, tapos hahamunin mo ng ganun-ganun lang. Okay, hindi mananalo si Utol dyan kahit anong gawin mo. Oo, seryoso yun. Boss Pingris, palagan mo yan, Boss Pingris, ako bahala. Sure win tayo dyan. Alam ko laro ni Utol, di ba nanalo yan sa'yo? Huh. Kaya Mark Pingris, palagan natin to, sayang to. Lamansyan din yan, pera din yan boy. Di ba? 10 million, oh. Isagad mo. Isagad ko na, gawin ko 15 million, akin 5 million. Isagad ko. Sa'yo na yung 5? Hindi, kasi siyempre si Utol, hindi masyado magaling yan. Hindi. Kung magaling yan si Utol, nasa NBA yan. Di ba? Oo. Magaling yan, sa NBA yan. Hindi magaling yan. Mavs Phenomenal, hinahamon kayo ng Mavs Phenomenal. Hindi, isali niyo ako dyan. Ako babantay sa leader. Boss Rico, isali mo ako. Habulin ko yan si Mavs. Si Maverick, Maverick Bautista yata pangalan yan. Maverick Bautista, habulin ko yan. Kahit mabilis yan. Oo.
Bata pa yan si Maverick Bautista, pero feeling ko papalaga ko dyan. Oh, hindi pumapalag sa akin yan eh. Ito lang yung chance eh. Ito yung chance talaga na makaharap yan si Mavs. Kay Mavs talaga ako galit eh. Alam mo, oo. Sa PBA ka naman galit? PBA Motoclub kasi tropa ko talaga yan, boy. Yung una kasi, ano lang, parang syempre pa-hype-hype lang. Tapos si Mavs, ayan, yan ang titirahin ko talaga yan. Pag drumive yan, titirahin ko yung napailalim. Hindi, pag tumalon yan, malakas daw tumalon yan eh. Ganunin ko yung tuhod niyan. Hindi, ganunin ko para pagbagsak niya, injury. Wala na Mavs phenomenal. Ako napapalit yan, ha?